dinudugasan nyo ang taong bayan. And now, 654 million na sinabi naman talagang mali, sabi ng ERC, hindi nyo may balik, kailangan didaan pa sa proseso. At who knows, dahil makoneksyon kayo, eh baka matatalo lang. 654 million, mapupunta na to sa bula. Hindi nyo nababayaran. I'm not, as long as I am the committee chair ng energy, expose ko lahat ng katiwala ninyo. Trust me. Ano ang feeling mo kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon nila na nagrabyado ka at meron ang authority nagsabi na yes, nagrabyado ka, dapat mabigyan ka ng refund. Konting refund. Kasi 650 million, marami yan sila. Konting refund. And then, yung inutos ang mag-refund, gagamitin yung proseso, naabuti ng 10 years, 10 years, 20 years. Ano maging feeling mo, sir? Na yung mga tao ngayon, hindi katulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end, kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po. No, hindi ka simple. President, CEO, God. No, don't. Tama po kayo. Huwag niyo po akong i-bullshit. No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya. You're not a simple man. Kanina niyo pinasa yung mga pera na sabi niyo, na sinasabi niyo ng ERC na dapat i-refund. Sabi niyo, pasto lamang kayo. Opo. Kanina niyo pinasa, kaninong kumpanya. Sir, direct to the point. Huwag ka naman pautal-utal. Please lang. Opo. Kanina niyo po pinasa. Ang kami pong kumolekta para po sa APRI. Sila po ang nag-bill. Okay. So kumolekta kayo ng pera na hindi authorized ayon sa ERC kasi napakalaking singilin na yan. Hindi na tama. Yung pera mga yon ay ipinasa nyo sa APRI. At ang APRI ay pag-aari ng Aboitiz. Yung pong collection na binayad po namin doon, I think po pwede po sagutin ng APRI. Hindi lang naman po pumunta sa kanila. Sila po rin ang kumolekta para po sa WSM, saka po yung mga line-specific losses po. Yung po, hindi diretso sa mga generator. No. Okay. Sabi niyo, kumolekta kayo ng mga pera opo. Na sinasabi ng ERC na wala sa tama. At yung mga pera ang kinolekta ninyo ay pinasa niyo sa APRI na pag-aari ng Aboitiz. Ngayon, dinidepensa mo na agad yung Aboitiz. Hindi mo muna pinabayaan ako magtanong sa Aboitiz. Agad-agad, kinampihan mo ang Aboitiz na sinasabi mo na pinapasa din nila sa WSM. Di ba? I wasn't asking you, pero voluntarily, ikaw nagsabi niyan. Ikaw ba ay, at the same time, tauhan ng Aboitiz? Hindi po. Oh, bakit mo agad-agad dinidepensa yung Aboitiz? Na hindi naman yung tanong na yun para sa'yo. Dapat ang sumagot yun ay Aboitiz. Di po ba? Opo. Okay. Ano ibig sabihin po ng APRI? Mr. Jeffrey Spellia, President CEO ng APRI. Ito po ay tumutugon sa AP Renewables Incorporated. Tayo po ay ang nag-ooperate ng dalawang geothermal na planta po. Isa po sa TV sa Albay at yung isa po ay located sa mga bayan ng Bai, Calawan, sa Laguna po at sa San Tomas, Batangas. Okay. Mr. Spellia, pinapasa sa inyo, itinuturo kayo ng espelap ko na yung pera daw ay napunta sa inyo na kolekta na sinasabi nga po ng ERC walang sa tama. At kinampihan agad kayo nito, ni Mr. Lazatin, nasabi, pinasa niyo sa WSM. Ano po ang balak ninyo dyan po sa Aboitiz? Ano pong plano? Kayo ba sasangayon lamang sa sinasabi ng spill-up ko na mag-MR and then Court of Appeals and then Supreme Court? Ganun ba mangyari? Siguro po ba? Marusahan nyo itong mga kababayan natin? Definitely po wala po tayong intention na ganun. Let me finish. Okay. Kayo dyan sa Aboitiz, ang dami niyo mga katiwalian. Marami, napakarami yung katiwalian by the billions. And this 654 million, mapupunta na to sa bula. Hindi nyo nababayaran. I'm not, as long as I am the committee chair ng energy, expose ko lahat ng katiwala ninyo. Trust me. It's either bayaran nyo na lang, refund nyo na lang sa Mataga San Fernando, Pampanga, itong 654 million or kakalkalin ko lahat ng baho nyo dyan sa Aboitiz. At ang dami nagbo-volunteer. Alam nyo na magkakaroon hearing, maraming gusto mag-volunteer para expose ang baho ninyo dyan sa Aboitiz. Marami. Siguro kung kukunin ko lang yung mga papeles na isubmitin nila, which I will accept, siguro baka isang bodega. Pero bibiro. You made billions and you're still working by the billions of pesos. At ilan doon, wala sa tama. Ilan doon, dinudugasan nyo ang taong bayan. And now, 654 million na sinabi naman talagang mali, sabi ng ERC, hindi nyo may balik, kailangan didaan pa sa proseso. At who knows, dahil makoneksyon kayo, eh baka matatalo lang. Ito mga pobre natin kababayan sa San Fernando. ERC, baka mo sagutin yan, Mr. Estrella. Pwede ba i-order ang APRI na ibalik ang refund dahil pasto lang naman daw ang charges?
Your Honor, we'll consider po impeding na rin po si APRI sa mismo show, admin case po ni Spelafco. We will submit it po sa commission for the resolution po. Okay. Go ahead po, APRI, Mr. Estrella. Maraming salamat po, Mr. Chair. Balikan ko lang po panandalian yung bakit po ba nagkaroon po ng sinasawag na other charges na nabanggit po. Ano? Noong mga panahon po kasi na iyon, ang Spelafco po ay indirect WESM member. Ang APRI po ang direct WESM member. So yung transaction po ng Spelafco ay dumadaan po sa APRI, particular yung sa mga nominasyon po nila. So ito po ay may karampatang bayad po. Since hindi po sila member, kami po ang nagbayad sa merkado po. So kumbaga, yung pera po na sinasabi po natin, yung 654 million po, wala po sa amin yon. Ibinayad din po namin yon sa market po, sa mga line. I know that, pero alam niyo naman, yung 654 million na binigay sa inyo, alam niyo na mali yun, yung amount na yun, dahil walang tayong tulot yun sa ERC. Yet, tinanggap mo pa rin at ibinayad mo kung kanina yung sabi ng USM. Kasi kung ako, alam ko na mali ito, itong pera ibinapa sa akin kung ako isang kumpanya, kung ako isang matino na kumpanya. Yung pera ipinapasa sa akin, ibinibigay sa palad ko. Hindi ko na po yung gagalawin o ipapasa ko saan pa, kundi ibabalik ko. Or, upuntahan ko yung kinaukulan. ERC, meron kayong pinalabas na show cause order na mali pala itong amount na sinisingil, sobra, wala sa tama. Alam niyo naman yun, di ba? Alam niyo yun. Inyet, yung pera ipinasa sa inyo na collector ni Mr. Lasatin, ipinasa niyo ulit. Nagugas kami ulit kayo, nagpunsyo pilat ulit kayo. Sa halip na, pag-uusapan ninyo, paano mag-comply sa request ng ERC. Ano ma-refund yung mga pera? Di po ba? So, ang masasabi ko po, Mr. Chair, ito naman po ay hindi itinago sa ERC. Kasama po ito sa aming aplikasyon, aplikasyon po ng Spelafco doon sa nabanggit na PSA o yung Power Supply Agreement. At sa aming pong kakayahan sa AP Renewables, kami rin naman po ay subulat sa ERC upang humingi ng pagmamadali po ng approval ng PSA. So ito po hindi nakatago na sa kontrata. Humingi kayo ng approval. Pero hindi si Spelafco po. Nag-follow up po sa approval. Si Spelafco po ang nag-apply doon sa approval ng ERC po. Kaya nga, hindi na-approvahan ng ERC. Hindi pa po ina-approvahan yun. Kaya nga, na inabot ng 10 taon. ERC, balik tayo sa inyo. May problema din po kayo dito. Di ba? Lahat ng mga order ninyo, lahat ng mga patakaran ninyo, binali-bali nito. At hindi sinunod. Ano to? Dahil walang kayo sa tao? Mabagal kayo? O dahil sa isang dahilan na kayo lamang, Diyos lamang at kayo nakakaalam? Your Honors, admittedly po na mabagal for... So in-admit mo na kayo nakakaalam at sila at yung Diyos? Hindi po, Your Honor. Admittedly po mabagal po in terms of resolution talaga sa ERC. We do have a lot of backlog po and... Tama po, na-discuss din po yun in other hearings din po. You know what, ma'am? Only in the ERC, only in the Philippines, only in the ERC na 10 taon bago umaksyon sa isang problema. 10 years, isang dekada. Alam niyo po kung gano'ng katagal yung isang dekada? Marami na siguro sa mga taon nyo na umalis na, nakapag-abroad na, nag-retire na. And yet, ito pa rin, hindi pa rin na-aprobahan. Hindi pa rin na-aksyonan. Like I said kanina, maaaring sinadya nyo. Napabagalan yung proseso. Dahil, for the second time, kayo lang dyan sa ERC at itong mga taga Spelafco at Aboitiz ang nakakaalam. Tatunay na dahilan. Pero, sabi pa nga doon sa pag sumakay ka sa jeep, maklagay doon, God knows who does not pay. Magbabayad kayo balang araw. And it will catch up on you. May expose ito. Really. So, anong plano, ERC? Sila yung magpapayad ng MR? At kailan niyo po, kailan ka magpapayad? Next month? Next year? Itong linggo. And then, syempre, pag yung decision ay hindi paper sa inyo, akit kayo sa korte, di ba? Sa RTC? Tama ba? I-exos po namin ng... Exos. Tama. So, RTC, it will take a year or so, and then, pupunta kayo sa Court of Appeals. And then, Court of Appeals, dahil backlog din sila. Another year or so, 3 years. And then, Supreme Court, backlog ulit. So, another 10 years. Naalala ko tuloy yung mga kaso ko sa NLRC. Nang kamatay na yung mga nanalo sa kaso, nag-grant ng refund ng NLRC. Pero ang ginawa, nung inireklamo, ginamit yung sinasabi niyo proseso. Pumunta sa korte hanggang sa Supreme Court, hanggang sa nakamatay na ang mga nagsisingil ng refund o nagsisingil ng panalo. Dito, makinig kayo dyan sa Aboitiz. Dito, siguro, marami sa mga gusto magkaroon ng refund dyan sa Pampanga, hindi lang matitikman,
Dahil, God forbids, baka ilan sa kanila, nilipas na. Yumao na. Hindi ba kayo nahihina diyan? Kayo? Spill up ko. And Mr. Estrella, na Boitis? Hindi, tanong ko lang, ito on a personal matter. But forget about the process muna. I know meron tayong process. Pinirespeto ko yan. I respect the process. Kaya nandiyan yan. Para dapat masunod. At duman tayo lahat yan. Available sa inyo, RTC and Court of Appeals, Supreme Court. Ang sa akin lamang, ano ang feeling mo kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon nila na nagrabyado ka at meron ng authority nagsabi na yes, nagrabyado ka, dapat mabigyan ka ng refund. Konting refund. Kasi 650 million, marami siya. Konting refund. And then, yung inutusan mag-refund, gagamitin yung proseso, naabuti ng 10 years. 10 years, 20 years. Ano maging feeling mo, sir? Na yung mga tao ngayon, hindi ka tulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end? Kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po. No, hindi ka simple. President CEO, God. No, don't. Tama po kayo. Huwag niyo po akong i-bullshit. No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya. You're not a simple man. Mataas ang katukulan mo, siyempre, mataas ang sweldo mo. Ito yung mga naniningil, ito yung mga consumer ng San Fernando, Pampanga, na nadugasan, if you will, if you may. Ito po yung mga simpleng tao. Ito yung mga jeepney driver, mga teacher, mga security guard, mga ordinaryong empleyado sa City Hall, sa bangko. Yun yung mga simpleng tao. Ikaw, President, COO, Chief Operating Officer, you call yourself simpleng tao? No, you're not. Okay. Sige, sir. Anong feeling mo kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon itong mga kababayan natin sa San Fernando, Pampanga na they deserve a refund dahil nakita na talaga ng ERC na they deserve it dahil sila ay naloko? Ano pong inyong reaksyon? Tama naman po na kung ako po yung nasa kalagayan nila, syempre aasa ko rin po katulad po sinabi ng ating. Kung ikaw sa kalagayan nila, ano yung gagawin mo? Anong action ang gagawin mo laban doon sa kumpanya na magbibigay sa inyo ng refund pero maraming ginagawang diskarte? Anong gagawin mo? Siguro po, Senator Rapi, pinyo pong pahindulutan. Baka hindi ko po masagot ng maayos ng inyong katanungan. Hindi, pakisagot lang po, sir. Kami po ay kasama po dito ang partido kung inyo pong mamahal. Tinatanong ko lang kasi nagtataka lang ako. Kasi pinaparamdam ko lang sa iyo yung naramdaman ngayon ng mga tao na nag-aasa ng refund at akala nila panalo na sila. Paano kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Yun lang po yun, simple na tanong lang. Yun nga po, Mr. Chair, aasa po sila. Yun po masasabi ko. So aasa ka lang. So, papabayaan mo lang. Kaya, ikaw nasa sitwasyon na, papabayaan mo lang. Asa ka na lang. Magdasal ka na lang. Tama? ERC, is there a way na may revoke natin siguro yung franchise? Itong spill-up ko? Or any company, entity na involved dito? Sa reklamo? For spill-up ko, your orders, the franchise is granted po by Congress. So, Congress can revoke po the franchise of Spila. Kaya nga. So, ibig sabihin, through act of Congress, pwede ma-revoke yung franchise nila. So, yes, for the meantime, dahil sila ay pumunta sa korte, so, pababayaan muna natin. May pupunta muna sa MR ninyo. Once the period for the filing of the MR lapse po, and for as long as ERC did not issue any temporary restraining order, sir, Your Honor, after the 15-day period po, for the filing of the MR, for as long as ERC did not issue any order staying the decision or the implementation of the decision should be implemented po.